Yun na po ang lahat. Purihin ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito,
iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang iniyahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa maidulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon pagpapala, nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, ari siya ng mga Aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing? Ito. Katulad dito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ilang linggo na lang, tatlong linggo na lang po ay papasok na tayo sa
panibagong taon sa liturhiya ng ating pong simbahan, kung kaya't ang mga nagiging tema sa mga araw na ito at sa mga susunod pa ay patungkol lagi sa paghahari ng Diyos. Pagdating ng wakas o pagdating ng panahon na si Kristo ay luluklok sa kanyang kaharian at ang tanging hangad ng Poong Nazareno ay ang tayo po ay madala niya o maihatid sa kaharian ng Diyos. Pero bago pa tayo madala, dito pa lang sa lupa ay inaanyayahan na tayong makaranas o maranasan natin ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sa atin pong ebanghelyo ngayon, gumamit si Jesus ng mga talinghaga na mga pangkaraniwang ginagamit, pangkaraniwang nakikita ng mga tao na ang paghahari ng Diyos ay hindi biglaan, hindi yung ingranding naririyan, kundi unti-unti na mararanasan natin, dahan-dahan na ipapakita sa atin dahil hindi kakayanin ng isang tao na biglain, no, yung makita mo ang Diyos, makita mo ang langit, hindi kakayanin. Kaya dinadahan-dahan tayo. At ang isa po, no, na kailangan natin din maintindihan, ang gusto ng Diyos, madala tayo sa langit. Malinaw po ba yon? Kahit kailan, hindi niya hinangad na tayo po ay mapunta sa impyerno. Kaya nga pinasan, no, ni Jesus ang krus, pinako sa krus, nang mamatay, pumailalim pa doon sa libingan ng mga namatay para sila ay kunin at madala sa langit. Hindi nais ng Diyos na tayo po ay mapunta sa impyerno. Ngayon, bakit nasasabi natin impyerno ang buhay na ito? Eh, tayo pa mismo, no, na mga deboto ng Nazareno, madalas na nagsisimba dito sa kanyang tahanan, sana maintindihan mo, hindi ikinatutuwa at hindi nagiging masaya ang Poong Nazareno na tayo ay dumadanas ng impyerno. Pero bakit ba natin nararanasan ng impyerno? Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Dahil kakala natin kapag naririto tayo, makikinig ang Nazareno sa atin. Ang nakakalimutan natin ay yung tayo ba ay nakikinig sa Nazareno. Hindi lang yung siya ang makikinig. Alam niya na kung anong pinagdaraanan natin. Alam niya na kung ano ang sasabihin mo. Nasa isip mo pa lang, alam na ng Diyos. Kaya lang ang problema, tayo ang ayaw makinig. Sinasabi na sa atin paano mas magiging maginhawa ang buhay, paano tayo makakarating sa langit. Kaya lang kapag nagsasalita na ang Diyos, ayaw natin siyang pakinggan. Kasi ang dami nating gustong sabihin, ang dami nating gustong iparinig sa Diyos. Ngayon, gusto niyo ba talaga ng langit? Gusto niyo ba talaga makarating sa langit? Sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. So, mga babae, malungkot ka, nalulungkot ka, dismayado ka kasi yung asawa mo. O yung sabi dito, pasakop ka sa iyong asawa. Bakit ka kasi nakikipagkumpetensya ang mga babae? Minsan ginagamit natin sa maling konteksto, ay may karapatan na ang mga babae. Konteksto ito ng mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, ikaw man ang nagdesisyon na mag-asawa. Ikaw ang nagdesisyon sumama sa lalaking yan. Eh ang hinihiling sa iyo, igalang mo ang iyong asawa. Pasakop ka sa iyong asawa. Bakit hindi ka na nagiging masaya sa paglilingkod mo sa iyong asawa? Anong problema? O kaya tuloy, pag umuwi ka, langit ba ang tahanang ito, ang bahay na ito, o impyerno? O sinong nagdala sa impyerno?
Ang Diyos ba nagdala sa iyo sa impyerno? Ang hinihiling sa iyo, magpasakop ka para bukal sa loob mo, anuman ang paglilingkod na ginagawa mo sa iyong asawa, ikasisiya mo. Kasi yan ang tawag sa iyo ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaya lagi ko pong tinatanong din, ay, iayusin muna natin, mag-asawa ba talaga kayo o nagsasama lang kayo? Kasi hindi porket nagsasama, mag-asawa na. Mga lalaki, ang sabi dito ay, mahalin mo ang iyong asawa. Igalang mo rin ang iyong asawa. Ibigin mo ang iyong asawa kung paano mong pinahalagaan ang iyong sarili. Mga lalaki, naalala nyo pa ba nung sinusuyo nyo ang babaeng yan, ang asawa ninyo, yung mga pangako ninyo, na paglilingkuran ninyo, mamahalin ninyo, nasaan na? Bakit hindi nagiging langit? Bakit parang impyerno ang nararanasan ninyo pareho? At dahil impyerno, ay maghiwalay na lang tayo. Ngayon, pinasabi na ulit sa inyo ito, pero bakit parang nagbibingi-bingihan na naman tayo? Hindi, ayoko niyan. Ito kasi ang gusto ko, Lord. Ito ang gusto ko. Kadalasan, ang gusto natin, kapritso lang. Pero ang gusto ng Diyos, lahat ng gusto ng Diyos para sa atin, sa ikabubuti natin. Pag-uwi ninyo, tingnan natin, no? Pag-uwi ninyo, kaya nyo pa bang sabihin, I love you? Kaya nyo pa bang sabihin, I miss you? Kaya nyo bang sabihin na I'm sorry? O magmamatigas ka na naman? Okay, corny yan, Father, ang corny niyan. Corny man, maliliit na bagay, pero yan ang magdadala sa inyo sa langit. Hirap na hirap tayong magsabi ng I love you, I miss you, I'm sorry, salamat. Pero ang dali natin magsabi ng gago, yung mga mura, imbis na appreciation, mumurahin mo pa. O kaya, ano, langit pa o impyerno? Diba yung maliliit na bagay? Kaya nga pinapaliwanag ni Jesus, ito, butil lang ng mustasa. Libadura lang, aalsa na. Pag-isipan nyo na mabuti. Sa mga mag-asawa to, ha? Sa mga nagsasama, hindi pa kayo mag-asawa. Marami pang pagkakataon para maging maayos ang buhay ninyo. Sama kayo ng sama. Live-in kayo ng live-in. Pero ayaw nyo pakinggan ang Poong Nazareno. Pero bago kayo magpakasal, pag-isipan nyo muna ng mabuti, handa ka bang ibigay ang iyong sarili? Handa ka bang pasakop sa iyong magiging asawa? Handa mo bang paglingkuran ang iyong asawa? Sagutin nyo muna yan bago kayo sumuong. Hindi yung padalos-dalos. Alam nyo yung mahalagang bagay na akala natin wala lang. No? Ngayon ay Buwan ng Santo Rosario. Sa mga mag-asawang naririto, nagdadasal ba kayo ng rosario? Alam nyo na kung bakit. Ano nangyayari sa buhay ninyo? Kasi yung simpleng, Han, magdasal muna tayo. Kinakalimutan natin. Kaya ang bilis nating pasukin ng demonyo, ang bilis nating manghina kapag nandyan na ang mga tukso dahil hindi tayo kumakapit doon sa mga maliliit na butil ng rosaryo. Muli, ang gusto ni Jesus, mapunta tayo sa langit, maialis tayo sa impyernong karanasan natin ito. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit.
Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Iyaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at iyaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa aking mananahan, nananahan din ako sa Kanya. Masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Sa ilim at ang babaan, magbibigay, mag-aalay sa sarili niyang buhay, walang ibig sa yari. Mag-aalay na ngayon, ako'y aking kaibigan. Inagos sa ilim at kababaan, available na po ang ating mga Old Souls envelope. Ang mga nagnanais, maaaring kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misang magaganap sa ating simbahan. Inihahandog na simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaman ng nobina at mga dasal ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating parish finance office. Nagkakahalaga ng 20 pesos.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati kami.